Ayan, hi guys, good day. Ayan, magpo-vlog na naman ako. Ito naman yung ano, yung do it by yourself scented candle ko. First time kong gumawa ng scented candle, kaya ito po. Panoorin po natin ito. Para makapag bigay din ako ng idea kung paano gumawa ng scented candle. Ayan, nagtutunaw lang po ako ng wax, tapos nilagyan ko ng ano, coloring para may kulay po yung scented candle natin. Ang pinili kong kulay is purple. Tapos, yung amoy niya is lavender. Mabango kasi yung lavender, kaya yung pinili kong ano, amoy. Tapos, nilagyan ko ng ano, fresh flower, yung dried flowers para siya. Pwede naman siyang fresh kung gusto nyo. Ayan, hinalo-halo ko lang siya hanggang matunaw, tapos nilagay ko dito sa jar, o kaya dito sa may ano, maliit na lalagyanan ko. Anong pwedeng paglagyan po? Kahit ano po yung gusto nyo. Tapos ito na yung second batch. Bali, 2 layers po yung gagawin kong scented candle. 2 kulay po. Ayan yung pang second batch na tutunawin natin. Ayan, pupunuin. Pwede naman siyang punuin kasi ano, matutunaw naman siya. Ayan, ayan o. Lumiit na yung ano, yung kasi naging liquid na siya. Color blue yung pang second layer natin. Ayan, pinaibabaw ko ng ano, mga design lang, pampaganda. Tapos yun yung lavender na ano, ginamit kong pang scent niya. Para mabango. Kaya yan, tunaw na siya, pwede na lagyan ng scent. Lavender scent po yung ano, yung pinili ko. Ayan yung color blue. Manipis lang kasi yung lalagyanan ko, kaya kahit isang ano lang, isang kulay lang. Kasi hindi naman siya transparent, kaya okay lang. Hindi mapapansin yung first layer niya. Ayan, nilalagyan ko lang yung second layer. Color purple and blue. Mas ano, mas gaganda yung kulay niya pag nag-dry na siya tsaka tumigas. Tingnan niyo po mamaya kung ano yung kalalabasan niya. Ayan, ganun po. Hati-hatiin mo lang. Tansyahin mo kung gaano karami para maganda po siya tignan. Ayan, nilagyan ko siya ng flower sa ibabaw para may design. Maganda po siya tignan sa ibabaw niya. Ayan, budbudan mo lang siya kahit anong pwedeng gusto mong design. Ilagay. Okay lang. Ayan po, after mag-dry po siya, pwede na po nating takpan. Ayan po yung jar. Yung takip niya. Tapos, ayan, ready to package na po siya. Pwede po nating gawan ng kahit anong idea po na package po niya na gusto nyo. Ang pinili ko po, ito po yung ano, yung package na gagawin ko. Panoorin po natin.
Ayan, ito po yung pangalawang design. Bali, nagawa na po siya. Nilalagyan ko lang ng packaging niya para maging finished product na siya. Actually, ito yung ano namin, ginawa naming giveaway sa wedding ko. So, para makaano siya, makasave ka, pwede kang mag-DIY para sa wedding giveaways. Sa wedding mo, kayo, makakapag-bigay ng idea po para sa atin to. So, ito yung pangalawang design namin. Nilagay namin dito for another set of giveaways. Ayan po. Nag-print lang kami ng design. Sariling design namin yan. And then, sticker para maidikit dun sa ano, sa jar or yan po yung container na yan. Ayan po yung next set. Yan. Gandaan mo na lang yung ano yung pagkaka tali ng ribbon para maganda tignan. Yan po yung ano finished product niya. Ito yung pang third set para sa mga abay mo or groomsmen. Pwede mong ibigay sa kanila to. Yan, gandaan mo na lang yung packaging para maganda tignan din. For giveaways of wedding. Ayan. Yun ang sticker. Tapos yung tag niya with ribbon. Ayan po. For ideas. Para makapag-save naman kayo kahit papano sa wedding nyo or any occasion. Binyag or birthday, dibu, pwede natin gawin to. Para makapagbigay po ng idea sa atin. Ayan po. Continue watching. Please follow my page, Best Bodies Vlog, and my YouTube channel. Ayan. Thank you for watching. Bye, everyone. Keep watching. Thank you.